Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga teachers. At yung isa pang request ni Sir Bong, ano, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming nagtatanong na guru, ano, kung bakit hindi pa raw lumalabas yung result ng National Qualifying exam for school head. Alam nyo, marami ang nangangarap na maging principal or school head. Si Sir Bong ay principal for na, no? Kaya alam ko, marami ang nag-take ng NQS for this year. Kaya lang sa pagkakaalam ni Sir Bong, limited na ang bawat division ng mga examinees for the NQS. Kasi dati, anyone, ano, kahit sino na qualified, ay welcome kumuha ng NQS. Pero ngayon, parang may quota lang per division. So dahil limitado at may quota na per division, well-screened yung mga nag-a-apply for NQS sa division office. Alam nyo, dear teachers, ano, dati ay pwede o pinapayagan kumuha yung isang teacher 1. Pero ngayon, ang pinapayagan na lang kumuha ay yung head teacher at master teacher. Kaya lang, ano, gaya ng sinasabi ko, limitado per division yung mga examinees. Alam ko dito sa Caloocan, Division of Caloocan, marami ang nag-apply sa NQS pero parang nasa 200 lang yung kinonsider na division namin dito sa Caloocan para maging examinee sa NQS. Now, ang tanong ng mga kumuha ng NQS, bakit daw hanggang ngayon ay wala pang result itong NQS? Ano? Paulit-ulit si Sir Bong. May mga marites na ang sabi, nagkaroon daw ng leakage. Pero nakausap ni Sir Benjo Basas yung DepEd Broad, yung namamahala sa NQS. Walang kinukonfirm ang DepEd Broad na nagkaroon talaga ng leakage yung exam. Pero ang balita, medyo complicated daw yung NQS this year. Kaya hindi makapaglabas pa ng result. Pero as per DepEd Broad, sabi ni Sir Benjo Basas, maglalabas daw ng result yung NQS. May balita na i-invalidate yung exam. So hindi ito totoo, no? Marites lang ito. Hindi totoo na i-invalidate yung exam ng NQS. So sa mga examinees ng NQS, mag-antay lang at hindi na rin magtatagal, maglalabas na rin ang result. At sooner, yung mga guru natin na gusto maging principal, alam nyo, positive si Sir Bong na kayo ay magiging principal in God's chosen time at darating din yan. Yung mga passers naman na until now ay hindi pa nabibigyan ng assignment as a school head, alam nyo, be patient at darating din yan. Punta naman tayo sa iba nating topic, ano? Just recently ay napanood ko si Congresswoman Franz Castro. Parang ang ka-interpolate niya ay si Congresswoman Kimbo. Dinidiscuss nila sa plenary ng Congress yung pera or personal economic relief allowance. Alam nyo, itong pera ay hiwalay na ibinibigay ito sa ating mga guro, ano, sa ating mga kawayan ng gobyerno, ano, na tinatanggap natin buwan-buwan kasama ng ating monthly basic salary. Alam nyo, sa monthly payroll natin kasama itong pera. At itong pera, hindi lang guro ang meron nito, no? Lahat ng kawani ng gobyerno ay tumatanggap ng monthly pera. Alam nyo, dear teachers, ano, itong sinasabi natin na personal economic relief allowance, alam nyo, dear teachers, ano, malaking bagay sa atin to na tinatanggap natin ng
buwan-buwan. Alam nyo, dear teachers, ano, sinasabing itong pera na natatanggap natin buwan-buwan ay ito yung pambangga natin sa inflation. Kaya lang parang hindi na rin siya nagiging totoo kasi ever since, hindi naman lumalaki yung ating pera. Kung lumalaki sana kada taon, pwede natin sabihin na pambangga natin ito sa inflation. Kasi by now, 2,000 pesos monthly pa rin yung tinatanggap natin na pera. At gaya ng sinasabi ko, matagal ng panahon na itong pera ay 2,000 lamang. Maraming guro ang nagsasabi na para lumaki daw yung ating net pay ay lakihan sana ng gobyerno yung ating pera. Alam nyo, seemingly, parang ito na yung plano ng Congress na lakihan yung pera ng mga kawani ng gobyerno, particular yung ating mga guro. Sa pahayag ni Congresswoman Franz Castro, no, ng Alliance of Concerned Teachers, speaking of Congresswoman Franz Castro, alam nyo, siya ay officially nag-announce na siya ay tatakbo sa Senado sa 2025. Probably, kung papalarin siyang maluklok as senator, magkakaroon na ng representation ang mga guro natin sa Senado. So, balikan ko yung sinasabi ni Congresswoman Franz Castro regarding pera. Ang plan ng Congress ay gagawing 2,500 yung ating pera by year 2026 at gagawing 3,000 by year 2027 at sa year 2028 naman. At sa year 2028 naman, yung ating pera ay magiging 3,500 na, no? Ganito ang mangyayari sa ating pera. So, meron ba kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.